Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion. Ito po ang Salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng 16 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nagsalaysay uli si Jesus ng isa pang talinghaga sa kanila. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, habang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway. Naghasik ng masasamang damo sa triguhan at saka umalis. Nang tumubo ang trigo at magbunga, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't pumunta ang mga utosan sa may-ari ng bukid at nagtanong, hindi po ba mabuting binhi lamang ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Sumagot siya, isang kaaway ang may kagagawan nito. Tinanong siya ng mga utosan, bubunutin po ba namin ang mga damo? Huwag, ang sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na lamang ninyong lumago kapwa damo at ang trigo hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin at sunugin. Pagkatapos, tipunin naman ninyo ang trigo sa aking kamalig. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Hayaan na lamang ninyong lumago, kapwa trigo at mga damo, hanggang sa anihan. Sa aking karanasan, bilang anak ng isang magsasaka, inaalagaan po namin ang aming pananim sa pamamagitan ng pagbunot, pagputol at pagtanggal ng mga damo. Hindi po namin hinahayaang tumubo ang mga damo kasabay ng aming mga pananim dahil ang mga damo ay magiging kakompetensya ng aming pananim sa taba ng lupa. Hindi po namin hinihintay ang araw ng anihan bago bunutin ang mga damo. Hindi po namin hinahayaang sabay tumubo at lumaki ang mga damo sa aming mga pananim. Binubunot, pinuputol at tinatanggal po namin ang mga ito bago pa ang anihan. Ngunit sa talinghaga ni Jesus sa mabuting balita, sinabi po ng may-ari ng bukid, hayaan na lamang ninyong tumubo at lumago, kapwa trigo at mga damo hanggang sa anihan. At nang tinanong siya kung bakit, ang sagot niya ay, sa pagbunot ninyo sa mga damo, maaring mabubunot din ninyo ang mga trigo. Kaya ang talinghagang ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang mahalagang katangian ng Diyos. Una, ang Diyos ay mapasensya. God is patient. Hinihintay niya tayong bumalik sa Kanya. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon na tumubo, makapag-produce at mamunga para sa Kanya. Naniniwala pa rin ang Diyos sa ating kabutihan. Umaasa pa rin siya na ang mabuting binhi sa ating puso ay tumubo. Kahit napaligiran tayo ng maraming damo ng kasalanan, sakit at problema, tukso at kaguluhan, mapagtagumpayan pa rin natin ang mga ito, matabunan at mahihigitan pa rin natin ang kanilang paglago. Lagi tayong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang ang trigo sa atin ay makapagbigay ng bunga ng 100 sa anihan. Dito masasabi nating ipinagpaliban ng Diyos ang kanyang paghatol. Binibigyan niya tayo ng oras na magiging tapat at makapagbigay ng saganang bunga. Binigyan niya tayo ng panahon na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Kaya pagsikapan din nating magiging trigo at hindi damo sa ibang tao. Pangalawa, maawain at mahabagin ang Diyos. Kahit ang banal na kasulatan ay nagbibigay babala na mayroong araw ng pagtutuos, araw ng paghatol. Ngunit sa talinghaga ni Jesus sa mabuting balita, ipinapakita sa atin na hindi agad humahatol ang Diyos. Naiintindihan niya ang ating sitwasyon, tanggap niya ang ating kalagayan. Nagtitiwala ang Diyos na mayroon pa tayong magagawa. Naniniwala siyang kaya pa nating lumapit sa Kanya at maari pa nating lumago para sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magbago at magsisi. Binigay niya ang lahat ng pamamaraan upang mahanap natin siya, maging karapat dapat tayo at maging katanggap-tanggap sa Kanya. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit napakaraming damo sa ating paligid. Huwag tayong sumuko
Kahit tinutokso, sinasakal at sinasaktan tayo ng mga damong ito. Sinisiguro ng Diyos sa atin na siya ay lagi nating kapiling magpakailanman. Sa anihan, gantimpalaan niya ang ating pagtitiyaga, ang ating katapatan sa kanya at sa kanyang mga kautusan. Kaya, kung mayroon mang maraming damo sa ating buhay o kung nagiging damo man tayo sa buhay ng ibang tao, pagsikapan nating gawing trigo ang mga damong ito. Ano po ba ang mga damo na kailangan nating bunutin, putulin at tanggalin sa ating buhay? Ano po ba ang dapat nating gawin upang hindi tayo magiging damo sa buhay ng ibang tao? Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Let us pray. Lord God, Almighty Father, Creator of mankind and Author of peace, those who take refuge in you will be glad and forever will shout for joy. Protect our soldiers as they discharge their duties. Protect them with the shield of your strength and keep them safe from all evil and harm. Grant them courage and hope. May they ever experience your firm support, gentle love, and compassionate healing. Be their constant companion and their refuge in every adversity. Be their power and protector, leading them from darkness to light. May the power of your love enable them to return home in safety, that with all those who love and care for them, they may ever rejoice and praise you for your loving care. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Saint Ignatius of Loyola, pray for us. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.